Tama nga, Kalasag. Tama na muna sa mga highlights. Pag-usapan naman natin ang nasa likod ng highlights. Sa palagay nyo, tama ba ang paggamit ng Northport sa center na si Greg Zina o isa lamang Dico? Tara, pag-usapan natin. Let's go! Marami nakakapuna na simula na naging batang pair si Greg Zina ay hirap pa rin mag-adjust ang mga ito at bigyan ng magandang play at setup. Bakit kaya? Pansinin nyo ang play na ito. Masyadong mataas ang low post, kaya ang probability ng chance na pumasok ay kalahati. Eto pa, maganda sanang pick and roll, pero hindi na ipasa. Ang resulta, bokya. At eto pa, sayang ang screen at pick and roll sa loob. Tingnan nyo, kita sa play nito na nangihingi siya ng bola. Kaya ang resulta, ito, talbo. Pansin ko, kapag nakapwesto siya sa shaded lane, yun ang pinaka-core niya. Eto, tingnan mo. Bang! Matic score. Eto pa. Weep! Napansin ko, once na nasa shaded lane siya, sobrang laki ng chance para sa second chance sa mga loose ball ng kakampi. Sabi nga nila, walang malaking nakapupuwing. Pero pag nakatapat mo siya, siguradong mag-iiba ang yung tira. Nakaka-intimidate kumbaga. Napakalaki niyang impacto kapag nasa loob siya ng shaded lane. Nawawala ang focus kung sino mang titira. Ito. At ito pa. Boom! Magagamay at mapapractice lamang ng batang pair ang pick and roll. At post-up game. Panigurado, maraming pahihirapang player ito. If he dominates the paint, he will dominate the board. Tandaan niyo si Shaq ng mga prime years niya. Dominate the board. Di mapalagan. Ang bumangga, diba? Sa palagay nyo, mga kalasan, tama ba mag-tiko yung lamang si Greg or better look for the offense? O i-master ang shaded lane? Pick and roll at post-up game for the higher percentage? Sa palagay nyo, kasi ako, hindi mapalagay. Kaya, comment na, mga kalasan.